JP, anong mga kaso ang pwedeng kaharapin ng recruitment agency na yan kung mapatutunay ang may kaugnayan sila no, dyan sa surrogacy sa Cambodia? Monica, ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, kasama dyan yung kanilang administrative penalty. Pwede silang mapatawan ng cancellation of license itong recruitment agency na ito. Kung mapapatunayan nga na sila ay may involvement doon sa mga babae na ginawang surrogacy mothers sa Cambodia. Sa press briefing ng Department of Migrant Workers kaninang hapon, sinabi ni Secretary Hans Leo Capdac na meron umanong recruitment agency dito sa Pilipinas na posibleng may kinalaman sa mga babaeng ginawang surrogate mothers sa Cambodia. Ayon sa kalihim, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs hinggil sa issue. Merong report lang na pumasok sa akin na there is a recruitment agency involved here in the Philippines. So we are investigating the matter. Kapag napatunayan, maaaring matanggalan ng license to operate ang recruitment agency. Sasampahan din ito ng kaso ng DMW. Ayon kay Secretary Capdac, walang surrogacy na trabaho na ino-offer sa ibang bansa. May tuturing anyang human trafficking ang ganitong klase ng trabaho at pang-aabuso anya ito sa mga kababaihan. True. Then we will meet up the most severe penalty to that recruitment agency, because definitely surrogate arrangements or surrogacy is not among the job categories offered or with a proper registration and accreditation here in the DMW. Sa press conference kanina, hindi pa idinetalye ng DMW kung ano ang pangalan ng agency, saan ito matatagpuan at kung sino ang nag-ooperate nito. Ang Senado nagpatawag na ng investigasyon kaugnay ng issue kung saan nga 20 mga babae ang umano'y ginawang surrogate mother sa Cambodia. Ang surrogacy ay yung pagbubuntis ng isang babae para sa ibang mag-asawa o kaya ay ibang individual kung saan babayaran ng babae sa kanyang pagbubuntis. Banned ang surrogacy sa Cambodia at ang gagawa nito ay maaaring mapatawan ng 2 taon hanggang 20 taon na pagkakabilanggo. Monica, ang paalala ng DMW doon sa mga kababayan natin Pilipino na may planong magtrabaho sa ibang bansa, dumaan lamang doon sa mga legal na proseso para hindi naman sila mabiktima ng iba't ibang klase ng illegal recruitment. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Quezon City.